Ako po si John Paul Lalik, 37 years old, 7 taon nang nag-a-abroad. Dito po ako sa Singapore. Ako po ay cost engineer. Ang natapos ko ay civil engineering sa UP Diliman. Pangarap ko, bakit ako nag-abroad? Kasi nagkaroon ako ng malaking utang sa Pilipinas. Nung lumaki ng lumaki yung utang namin, nagdesisyon ako na pumunta ng Singapore para mabayaran yung utang. Alam nyo, nung unang-unang pagtapak ko dito sa Singapore, no, ang hirap palang mag-adjust. Hindi lang trabaho yung mahirap, yung mga tao din. Napakahirap talaga nung mga panahon na yon. Paskong Pasko, December 25, nasa opisina ako mag-isa, nagtatrabaho. Kailangan mo magtrabaho, wala kang magagawa. Alam na alam ko sa sarili ko na nag-e-effort na ako. Tapos, muntik na akong tanggalin. Tatanggalin daw ako sa trabaho. Meron na akong isang buwan na parang isang araw lang o dalawang araw lang ang off ko. Yung buong buwan na yon, nagtatrabaho ako. Alam mo, na-realize ko nga, kahit nasa Pilipinas ka nagtatrabaho o dito ka sa Singapore nagtatrabaho, kung tutuusin, halos pareho lang. Yung sweldo mo, ganun din. Wala ding matitira. Ganun kahirap yung magsimula para sa akin dito sa dito sa Singapore. Actually, ako bilib na bilib ako sa sarili ko. Akala ko professional ako, okay na 'yon. Siguro lumipas din yung dalawang taon, sinabi niya sa akin yung negosyo. Alam mo, right then and there, hindi ako nagdalawang isip. Sabi ko, interesado ako dito. Kaya ko siyang gawin. Parang ganun. Oo, nag-decide ako. Kaya naman kumuha agad ako ng unit sa Studio A. Nung nakita ko yung opportunity ng investment dito sa Pilipinas, dahil dun sa nagkaroon ako ng mga properties, una simul-simula, isa, naging dalawa, naging tatlo, ngayon apat na. Nung nagkaroon ako ng mga properties, nakita ko yung potential ng renta, sobrang ganda pala. Tatlong property na yung na-turnover sa akin. At lahat ng tatlo na yun, napapaupahan ko. Una sa lahat, yun yung maganda. Kasi, na-realize ko na invest muna bago gastos. Dati kasi, iniisip ko kung bakit trabaho ako ng trabaho, pero wala namang pinupuntahan yung pera ko. Kasi, nagagastos ko rin lang naman at the end of the day. Pero ngayon, dahil napipilitan akong maghulog doon sa kondo ko, yun muna yung unang-una kong gagawin. At yung mga naiipon ko ngayon, kumikita na ngayon. Nagkakaroon na ako ng rental income. Hindi lang ako yung masaya, yung pamilya ko. Pinasyal sila doon sa lahat ng apat na kondo na kondo ko. Ngayon, ang sabi nga namin, no, kondo hopping ito. After nga noon, no, tinanong ko nanay ko, "Oh, kumusta naman ang pasyal nyo? Tanggal lahat ang pagod mo, anak. Ang sarap sa pakiramdam." Well, ako para sa akin, no, mas magandang magsimula ng mas bata. Habang bata ka, mas marami kang pwedeng kitain. Yung kikinikita mo yon, either magagastos mo lang sa wala o magagastos mo lang sa meron. So yun nga, di ba, ang sarap sa pakiramdam na nakakapagpundar ka pag uwi mo ng Pilipinas. Ako para sa akin, no, rich life is yung ginagawa ko, yung passion ko. Kumbaga, wala akong iniisip na opisina, gigising ka ng 8 o'clock para pumasok, matutulog ka, kakain ka lang, matutulog ka pa ulit-ulit, di ba, routine. This time, no, you are doing your passion, you are helping people, and at the end of the day, yung fulfilled ka talaga sobra. Fix your life!